Siguro mga kababayan naman na alam na ninyo ito. Ano yan, Mr. Maravillas? Insekto, beetle, mga kababayan. Pinangalan po sa angat buhay ni Lenlen ng Ateneo University. Itong mga kakampon talaga po, kung ano-ano yung pinagagawa para lang maiangat si Santa Mama. Pati po mga kababayan, ano, science, pinasok na ng politika. Ikaw naman po ninyo, please spare science sa pamumulitika po. Pati ba naman ito? Bakit na niya, Mr. Maravillas? Anong rason? Alamin natin kung anong rason. Bakit pinangalan po dito? Two new species of water scavenger beetles. One of them named after former Vice President Lenny Robredo's Angat Buhay Program. What? Sabi ko sa inyo, ganon sila, katindi. Were discovered by an undergraduate student of Ateneo de Manila University and his thesis advisors, the university announced Thursday. The beetles were discovered by BS Biology student Enrico Gerard Sanchez, his thesis advisor, Dr. Emmanuel Dilucado, and co-advisor, Professor Dr. Hendrik Freitag from the Ateneo Biodiversity Research Laboratory. Bakit daw ano? Bakit pinangalan? Discovered in Ifugao. Kaya naman pala, yung Ifugao po, ito yung tawag dito. Ito yung pugad ng mga dilaw. Yung lugar po ni Baligwat, yung Igorot na tumakbong senador, ayaw magdamit ng... Gusto niya, nag-iikot-ikot siya sa buong Pilipinas. Gusto niya, laging nakabag lang. Sabi ko sa inyo. At pure dilawang. Doon nakita mga kababayan itong na-discovery itong beetle na pinangalan sa NGA ni Santa Mama. Ano andiyang NGA? NGA yung tawag nila ng NGO. kasi na po, Angat Buhay, yung pinangalan, to honor the program's outstanding and unparalleled service, especially during the pandemonium. What? Yan man lang po yung rason. Kasi sa tingin nila, yung mga programa daw ng Angat Buhay, outstanding. What? At walang kapantay. Matindi. Moreover, as the species has been thriving unnoticed in a humble mountain creek in Ifugao for at least the last few centuries, dedicating a species named to Angat Buhay program is a nod to the countless Filipinos silently and persistently working alongside far-flung communities despite the lack of due recognition, sabi po ni Dilucado sa kanyang Facebook post. What? Ganon katindi mga kababayan itong mga kakamfin. Ganon katindi mag-isip. Di man tayo po nagtataka kung bakit ganon. Kasi po si Santa Mama po is, you know, siya yung manok ng mga Jesuits. Yung Ateneo po, Jesuit owned. So gusto nila na i-package ng napakatinding packaging yung NGA ni Nanay para maipost nila yung agenda ng Angat Buhay. At
tingnan ng mga tao bilang isang nasa tugatog. Di ba? Maging mataas yung tingin ng mga tao. Di ba? Imagine that. Yung mismong angat buhay, pinangalan sa isang beetle po, sa isang insekto. Di ba? Matindihan niya, Mr. Maravillas. Ganun ang mga Jesuits pag gumawa sila ng mga plano. Para kumbinsido yung mga tao, lalo yung mga tinatawag na mga intellectuals, ganun sila magpaikot. Sa totoo lang po, yung history po ng ating bansa, ang nagsulat sila. Kaya nga, kailangan i-rewrite kahit yung history ng mundo ay laging may imprints, mga kababayan, ng kamay nitong mga Jesuits. Mahilig kasi sila sa para yung kanilang kwento sa kung anong bagay, yung paniwalaan po ng mga tao. And they establish schools, universities all throughout the world para ma-frame sa kanilang pag-iisip yung mga tao. San man niya yun na Mr. Maravillas na kuha ng mga kwento mo? Kapani-paniwala ba yan? I-search ninyo po. Ang dali naman pong i-google. I-search ninyo. So, sila yung nagli-lay ng foundation. At ituturo nila paulit-ulit sa mga eskwelahan. At totoo niya, pinangalan niya sa ganito kasi napakagaling yung engineer yon. Oo, niya, ito niyo. Mga biology student niya, pinangalan. Yung eskwelahang respetadong eskwelahan, ganun pala niya yon. So with that, maniniwala yung mga na magaling talaga. At tanong ko sa inyo, magaling ba? Yan, tanong ko sa inyo. Magaling si Santa Mama o ano? Siyempre, may mga areas din po siya na magaling. Halimbawa, dito sa mga style niya na hindi siya matinag po. Di ba? Yung pagiging resilient niya. Kaya ini-invite siya ngayon, mga kababayan, sa mga speaking engagement. That is a good quality of leadership of a person. You see? So sabi rito, Robredo's office was known for its flagship anti-poverty initiative, Angat Buhay. What? Talagang sinosolidify nila, mga kababayan, yung Angat Buhay para yun maging pundasyon para sa springboard nila, para sa susunod na plano, susunod na laban. Despite her failed presidential bid, Robredo decided to continue public service by turning the program into an non-government organization or NGA. Hindi pa ako nagsabi ng NGA, ha? Siya mismo yung nagsabi niyan. Kinoreksyonan lang po ng kapartner niya sa programa. Iyon na nag-register sa isip ko. Paano dumikit na po sa otak ko? Ang NGA o NGA? So, yun po mga kababayan, yung balita ngayon na laman ng mga pangunahing pahayagan, talagang matindi po ang promosyon. With this story, I think kumbinsido na kayo. Ano pa masasabi ninyo? Post your comments. Kumbinsido kayo, magaling talaga yung Angat Buhay? NGA? Pinangalan nga po sa
sa Beetle po. Malamang sa susunod po, may bagong, ano, bagong species ng buaya. Ipangalan doon sa kung sino pa sa mga dilawan. Bakit ano yung buhaya? Malamang baka ano, isang araw may ma-discovery dito sa ating bansa na isang uri ng buhaya na hindi pa, wala pang pangalan. Buhayang nakabarong. Wala pa yun pangalan po. Baka gusto ninyong pangalanan na. Di ba? Sige man po ang post ng isa pang kakampon, si Maria Reza. Sabi rito mga kababayan sa bago niyang post, good morning from Manila. Yan po. Journalism can never be silent. That is its greatest virtue and its greatest fault. What? Wala kang karapatan po, Maria Reza, na magsabi ng ganun. Yung Rappler po ninyo, siya mismo yung nagsasagawa ng ano restrictions. Kayo yung nagsasilent ng ano, sinisilihensyo ninyo yung journalism. Okay sa inyo pag kaalyado ninyo at parihas yung mindset ninyo. Yung nagsasalita at nagsusulat. Kayo yung mismong violator ng freedom of expression. Di ba? Ilan na yung pinagtatanggal ninyo because you are the fact-checker ng Facebook, yung Rappler. Ilan na yung pinagtatanggal ninyo? Pag hindi ninyo kakampi, yun pala yung freedom of ano, press ninyo. Tapos, may gana ka pang magsalita na journalism can never be silent. Kayo mismo yung nasa likod ng pagsikil ng press freedom. Di ba? It must speak and speak immediately while the echoes of wonder, the claims of triumph, and the signs of horror are still in the air. Quoting Henry Granwald. Hindi ka na nahiya nang mag-quote-quote ka ng sinasabi niya, no? Gawain ninyo. Kayo mismo yung you accuse the government ng paninikil ng press freedom. Ikaw mismo yung gawain mo, yung kumpanya mo, yung Rappler. Bakit ko nasabi? Pati ako biktima. Ilan sa mga post ko sa Facebook ang pinagtatanggal ninyo? Proud pa kayo? Fact check kayo ng fact check pag hindi sa inyo ano, pabor yung post. Fact check kayo. O ano yon? Ano ang ibig sabihin yun? Di pa pagsikil yun ng freedom of expression? Maria to. Kaya ka minalas ng minalas. Kaya ka na-libel. Kasi kung ka, masyado kang bias sa mga statements mo. Sabi ko sa iyo, Maria, i-save mo na yung sentensya sa iyo para tapos na. Di after, ano, after 6 years na maghimas ka ng ano, di okay na. Paniga bagong buhay, move on ka na. At baguhin mo na, magbagong buhay ka na. Bagyuhin mo na yung style mong bulok. Ayan ang advice ko sa iyo, unsolicited advice. Pero ito mga binaga, walang maniwala sa iyo. Lahat ito, gawain mo. Yung ayaw mo na gawin sa iba, yung ayaw mong gawin, yun ang ginagawa mo. Di ba? Ayan man lang po, mga kababayan. Maraming maraming salamat. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.